you, thank you. Marami salamat. Marami salamat. Partner. Hey, partner. Buong karangalan kong ibinibigay ang entabladong hindi lamang para sa isang mabuting ama at asawa, kundi isang public servant na may katapangan laban sa katiwalian, kakayahan sa pamumuno, at katapatan sa pagsiservisyo para sa bayan. Mahal ko mga kababayan, Pampilo Payne Lacson! Thank you. Maraming salamat sa ating lahat. Maraming salamat, Pilipinas. At maraming salamat sa aking partner, Senate President Tito Soto. In his sixth and final State of the Nation address last July 26, President Rodrigo Duterte admitted that he was wrong to think that leading the country is as simple and easy as leading Davao City. Walang debate sa katotohanan. Hindi natin dapat payagan ang maling akala para sa kinabukasan ng ating bansa. Sa gitna ng pandemya, baon sa utang ang ating bansa. Marami ang nawalan ng trabaho dahil nagsara ang maraming negosyo. Nadagdagan ang bilang na mahihirap, lalo pang dumami ang mga kumakalam ang sikmura. Talamak ang korupsyon. Laganap pa rin ang iligal na droga. Unti-unti, nawawala ang ilang bahagi ng ating teritoryo sa West Philippine Sea. Ilan lamang ito sa malalaking problemang nagdudulot ng kawalan ng pag-asa ng mga Pilipino. Hindi biro-biro ang mga pagsubok na haharapin ng susunod na administrasyon. Between me and Senate President Soto are more than 80 years of honest, dedicated, and competent public service. Mayroon kaming sapat na kakayahan, katapatan, at katapangan upang pamunuan ng ating bansa at upang muling bumangon sa ating pagkakalugmok. Malaking hamon, subalit kailangan maibalik ang tiwala ng ating mamamayan sa gobyerno at sa mga namumuno. I could not stress it enough. Ang tamang pamumuno ay dapat pangunahan ng leadership by example. Hindi sa salita, kung hindi sa gawa. No leader can succeed if he cannot practice what he preaches. Kailangan natin ang leader ng tama ay paglalaban at ang mali ay lalabanan. Kaya naman, magiging una sa ating prioridad ang mas maigting na pagtugon sa pandemya. Marapat lamang napunan ang mga kakulangan at ituwid ang mga kamalian. We have to prepare for sustainable recovery from this health crisis. I have no doubt that with a united citizenry, we will soon see the day that COVID-19 will no longer be a scare. Kailangan ang mahigpit na disiplina sa paggastos ng kaban ng bayan. Walang mangungurakot at magsasamantala, malapit mang kaibigan o hindi kilala. Dapat isa lamang ang pamantayan na susundin at ipatutupad ng lahat para sa lahat. Walang sisinuhin sa mga ganid na ginagawang negosyo ang gobyerno. Dapat maikalat at maibahagi sa iba't ibang sulok ng kapuluan ang mas malaking resources ng bansa. Local government units must be given bigger roles and responsibilities and more autonomy in nation building, but with greater accountability. The national government will be their big brother watching over their shoulders.
hindi lamang upang tulungan at gabayan na paunlarin ang kani-kanilang mga komunidad, kundi papanagutin ang sino mang magkukulang o magmamalabis. Konting tiis na lang, malapit na, makakaahon na tayo. As we speak, we are in the process of drawing up a roadmap or a master plan that will serve as our platform of government that we intend to present to our people. After all, sa takdang panahon, kayo ang magdedesisyon kung karapat dapat ba kaming pagkatiwalaan na mamuno sa ating bayan. We are nearing the crossroads of our nation's modern history, and we cannot afford to choose the wrong direction in charting the course of our nation in the next 6 years. Having said all that, with all your help and cooperation, this is where Tito Soto and I intend to steer our country from despair to hope, from apathy to empathy, from fear to trust, from poverty to prosperity, from self-pity to dignity. The Filipino deserves no less.